Buhay from Mensya. Ganito buhay namin mula noon hanggang ngayon. Pag walang pang-ulam, ganito, mangingisda ang papa ko para may maulam kami. Gulay. At syempre, kumakatay din naman kami ng manok, yung native. Kahit taghirap kami, kahit yung sinasabing wala kaming yaman, pero sa sikap at syaga ng pamilya ko, ng magulang ko, hindi rin naman kami nagutom. Hindi rin nasabing wala kaming makain. Kasi masipag yung magulang ko, yung papa ko. Pag ganyan wala kaming ulam, gusto namin mag-ulam ng isda. Mangingisda ang papa ko para may makain kami ng sariwa. Simple lang ang buhay namin mula noon hanggang ngayon. Simple pa rin. Nakakaraos pa rin. Napakasarap sa pakiramdam na kahit sa simpleng bagay, sa simpleng pamumuhay, masaya ang pamilya ko. Yun yung hindi kong ipagpapalit sa kahit na anong yaman. Dahil mas mayaman pa ako sa pamilyang meron ako ngayon. Kaya kayo, mga bata, pahalagahan nyo kung anong kaya ng magulang nyo. Yung sakripisyo ng magulang nyo, pahalagahan nyo yun. Dahil yun ang magandang kayamanan. Alam nyo guys, ang turo sa akin ng magulang ko, kahit nang walang-wala kami, yung respeto sa tao, yung tiwala, yung paggalang, yun ang hindi mawawala. Kahit wala kang pera, hindi ka iiwan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi kilala ka kung sino ka. Kasi magulang ko, papa ko, kahit ikakain niya na lang, ibibigay niya yan sa mga, sa kapitbahay niya, sa pamilya niya. Lalo-lalo na sa amin magkakapatid, kahit may kanya-kanya ng pamilya. Pag nagluto siya, hati-hati pa rin. Katulad niyan, naghahanap siya ng isda. Pag may huli siya, hindi lang isang bahay ang meron. Lahat meron. Hahati-hatihin niya. Para lahat meron. Kahit kanya-kanya ng pamilya. Hindi pwedeng isa lang o dalawa. Kailang kumpleto lahat. Ganun kami. Ganyan kami kamahal ng papa namin, ng mama namin. Kahit na may kanya-kanya kaming pamilya, nandiyan pa rin sila para mag-alalay sa amin. Yun ang aming mga kayamanan. Sa simpleng buhay namin sa probinsya, ito yung binabalik-balikan namin. Ito yung gustong-gusto namin na lagi kaming nandito sa probinsya. Ito yung laging namimiss ko tuwing nandito ako sa abroad. Yung kasama ko sila. Yung kasama ko yung mga pamilya ko. Kasi simpleng buhay lang. Simpleng kwentuhan, simpleng bagay. Masaya na kami. Hindi masyado nag-iisip sa mga problema, sa mga bagay-bagay. Ang lagi namin dahilan, makukuha na lang yan. Yeah, saro. Ay, dude. Bali, kung niya, apat. Ganun kami. Kaya mas sasabi ko, maswerte kami. Dahil may magulang kaming ganito. Hindi namin ikinakahiya na ang magulang naming ganito ang hanap buhay. Mas proud pa kami ipakita sa buong mundo kung anong meron kami.
mula noon hanggang ngayon. Dahil dito kami lumaki, dito kami nabuhay. Ang importante, yung pagmamahal, yung tiwala, yung respeto sa kapwa-tao ay nandun. Yung pagiging makumbabang tao, nandun. Kaya kahit ganito lang, kasimple ang buhay namin, masaya kami. Kasi may mga bata na ikinahihiya ang hanap buhay ng magulang. Nagkaroon, nakaranas lang ng marangyang buhay. Ikakahiya ang hanap buhay. Bilang ako, proud na proud akong ipagmamalaki ko na yung nagbabangkang yan, papa ko yan. Kasi yan hinahanap niya ay para yan sa pamilya ko. Para yan sa mga kapatid ko, pamangkin ko. Hindi lang para sa pamilya ko minsan. Yung hindi naman namin kaano-ano, nabibigyan pa rin. Ganon kami. Ganon ang magulang ko. Ganon kami pinalaki ng magulang ko. Huwag maging maramot. Kasi ang Diyos nga, kakainin niya na lang, ibibigay pa tayo pa kayang tao. Sana kapulutan niyo po na yung aral na to. Maraming salamat.